Okay, magandang araw mga Repa Peeps. Meron man tayong bagong project. Oh, ito ngayon ang bago nating project sa ating digital electronics subject. Meron tayo ditong relay box. Previous project yan. Nakakonekta ang 220 volts lang. At mga previous project natin, inverter switch, transistor switch, push button switch. Ngayon, at meron na tayong bagong module na ginawa. Ito yun. Maliit siya, di ba? Pero siya ay tatlong transistor, isang kapasitor, merong resistor, LED, pin header, switch. Yan o. Ang problema lang sa ganitong design, napakaliit, kaya maraming jumper wires. Yan o. Wala masyadong space, pero gumagana siya. Mahirap lang gawin. Ngayon, ibang gawa nitong switch nito? Para saan ito? Okay? Testingin natin. Okay, mga Repa Peeps, balik tayo. Oh, dito na tayo ngayon. Relay box, previous project natin. Nakasaksak ang 220 volts lamp. Ito, kung di interesado ka, meron dyan sa video description sa baba kung paano gumawa ng relay box. Nakasaksak na siya sa 220. Pindutin. Yun. Ngayon, ang gusto natin mangyari, pailawin ang 220 volts lamp gamit ang iba't ibang switch. Ito yung una natin ginawa, push button. Push button switch, pailawin ang 220 volts lamp. Saksak natin. Yun. Pindutin. Iniilaw. Diba? Release. Okay. Yun na nating switch. Meron din itong ano, video description sa baba kung gusto mo. Gumawa ng push button switch. Kasunod na ginawa natin, transistor switch. Yari sa transistor. Previous project din yan. Ayan. O, ilaw na yung power LED. Pag pinindot mo, yun o. May ilaw din. Pindot, release. Ngayon, ito, medyo iba ito. Inverter switch. Pag sinaksak mo, bah, ayaw ah. Umiilaw kagad yung lamp. Pag pinindot mo, namamatay siya. Ilaw, patay, ilaw. Tanggalin natin. Dito sa tatlong switch, interesado tayo dito sa transistor switch. Kita mo ha. Ba, hirap pa. Anong gusto natin mangyari dito? Sa ating switch. Pag pinindot mo, na-release mo, pindot, release. Medyo nakakapagod kung gusto mo nang laging nakapindot. Diba? You know? Kaya, gumawa ko ng bagong module. Itong transistor switch, co-convert natin ngayon sa latch switch. Ito na yun. Ito yung bago nating project. Okay? Lagay natin. Okay. Ito yung gumawa. Yan. Ano nangyari? Ba't ayaw?
mga Repa Pips, ayan. Di ba, gumana? Pinindot mo, mamatay. Pindot, bubuhay. Yan ang light switch. Di ba? Kumpara doon sa transistor switch, pag pinindot mo, pag nirelease mo, nawawala. Pindot, release. Dito sa bago nating switch, pag pinindot mo, yun oh, umiilaw siya. Wala ilaw. Yeah, ito ang bago natin project. Na-convert natin ang push button into a latch switch. Naglalatch siya. Latching, no? Latch. Okay? Yan ang bago nating project. At pumunta na tayo sa design ng project natin. Let's go! Okay mga Repa Pips, nandito na tayo sa ating theory. Ito mga equipments na ginamit natin. May latch switch tayo, yan yung ating ginawang circuit. Ang kasunod niyan, mayroong relay box, module 2, mayroon ding outlet, 220 volts cable, at may lamp. Ito naman ang ating schematic diagram. Nandiyan ang tatlong transistor, may capacitor, switch, mga resistor, power LED, dito output LED, meron din dyan sa relay box. Nakakabit na yung ating relay box sa circuit. Kaya isang buo na yan. Kasama na yung 220 volt source at saka lamp. Nandiyan din dyan ang pinout ng BC547. So, ito ngayon ang mangyayari. So, solve natin lahat ng value ng R1 para meron tayong circuit. Ayan, solve for R1, initial state of the circuit, power LED turns on. Tumakbo ang kuryente pagkasaksak mo sa 6 volts dahil ang ating relay ay 6 volts, kaya 6 volts ang supply. Tumakbo ang kuryente sa R1, D1. Masosod natin ang voltage rapat R1 using Kirchhoff's voltage law, which states that the sum of all voltages in a closed loop is equal to 0. Ayan, voltage drop now is 4 volts. Bakit 2 volts yung voltage drop at D1? At saka current is 0.02 ampere. Yan yung required current para ma-turn on ang LED. Ngayon, using Ohm's law, BIR, substitution, alam natin yung voltage drop at saka current, R1 is 200 ohms. Pero wala ako niyan, ang ginamit kong R1 is 220 ohms. Kaya may value tayong 220 ohms sa ating R1. Hindi na masusunog ang R1. Buhay na ang ating circuit. Tumiilaw na ang power LED. Ang kasunod na mangyayari niyan, tumakbo ngayon ang kapasitor, nagcharge sa, tumakbo ngayon ang kuryente, nagcharge ang kapasitor sa R3, R2, at C1. Ang value ko ng R2 ay arbitrary, chosen value para ma-charge ang kapasitor. Ang C1 na 1 microfarad, 16 volts. Ngayon, pag na-charge yan, switch 1 is off. Off yung switch 1 kasi nga open siya. Hindi siya nakapindot. Nang ma-charge ang kapasitor, ang kuryente tumakbo ngayon sa R3, R5, base to emitter ng transistor Q2. So, Q2 now is forward bias. Pag na-forward bias yan, na mangyayari niyan using KBL again at saka yung base to emitter ng transistor 2 at saturation 0.9 volts. Nasa data sheet yan ng transistor. Magkakaroon tayo ng equation na voltage R3 plus voltage drop at R5 is equal to 5.1 volts. Hindi pa rin natin na-solve ang value ng mga resistor. Next na mangyayari, Q2 ay saturated kasi na forward bias ang transistor 2, masasaturate ang transistor 2. Ang kuryente ngayon tatakbo sa output side ng transistor, papuntang R4, collector to emitter to ground.
At masosolve natin ngayon ang value ng R4 using KVL, BCC to R4 to CE. Substitution lang, collector to emitter at saturation ay 0.25. Nasa datasheet yan ng transistor. Pag ginamit mo base emitter at saturation is 0.9 volts. Ang voids to emitter ay 0.9 volts. Voids base collector to emitter voltage naman ay 0.25 volts. So, ang voltage drop dyan ay 5.75 volts. Voltage drop ng R4. Using Ohm's law, substitution lang, alam natin voltage drop R4 divided by 0.1 ampere. Yung 0.1 ampere ay yan yung switching capacity ng ating transistor collector to emitter at saturation. So, yan yung kapasidad ng transistor natin na kaya nung isaturate ang transistor up to 100 milliampere. Nasa datasheet yan, transistor. Kaya ang R4 natin ay 57.5 ohms. Wala ako niyan. Pero meron akong ang value ay R4 is equal to 100 ohms. So, nangyari ngayon, ang R4 now is 100. Eh, symmetrical circuit natin, balance. So, nangyari niyan, R4 is equal to R3 is equal to 100 ohms. Kung R4 ay 100 ohms, R3 100 ohms. Balance kasi yung circuit, kaya ganyan. Ngayon, nung ma-short na ngayon ng kuryente sa Q2, nag-off ngayon ang relay. Kaya walang ilaw yung 220 volts. Ito, kita mo dyan, oh? Walang ilaw. Sa unang saksak natin ng light switch, walang ilaw yung relay. Nag-cut-off na rin ang Q1. Kasi walang base current yan eh. Kaya hindi dumaan ang kuryente sa collector to emitter. Ngayon nangyari, mag-apply tayo ng triggering pulse by pressing the switch to the base of the Q1, base to emitter. Ang nangyari, ang takbo ng kuryente ay papuntang switch C1, switch, nagdi-discharge ng capacitor papuntang base emitter ng Q1. So, nung ma-trigger na yan, yung base to emitter, na-activate na yung line ng R4, R6, the base to emitter. Kaya nag-forward bias ngayon ang Q1. Na-forward bias ngayon ang Q1. Mangyayari kasunod niyan, masosolve natin ang ating R6 using the equation. Sum ng voltage across R4, R6, tsaka base emitter transistor, Q1 at saturation. Yeah, is equal to 6 volts. Diba? Pag sinold mo yan, pag sinukat mo yan isa-isa, equal to 6 volts. In terms of IR, yan o. 6 volts, substitution, computation, bakit ang current sa R4 is equal to R6? They are in series. 0.005 ampere, base current ng transistor. Yun. At saka yung base to emitter ng transistor ay 0.9 volts. Nasa datasheet din yan. Kaya ang value ng R6 natin ay 920 ohms. Wala ako niyan. Meron ako 1 kilo ohms. Kaya pwede na 1 kilo ohms. Ang R6 natin ngayon ay 1 kilo ohms. So, R5 is equal to R6 is equal to 1 kilo ohms. Symmetrical yung circuit, balance. Kaya parehas lang ng value ng resistor. Ayan, 1 kilo ohms na rin. Ang nangyari niyan, capacitor now dahil forward bias na ang base emitter ng Q1, nag-discharge na naman ang capacitor papuntang capacitor 1 to 220K to collector to emitter. Forward bias na ang Q1 kaya na nag-dump siya ng charges to the collector to emitter ng Q1. At dumiretso na rin ang kuryente sa R3. 100 ohms sa collector to emitter. Na-saturate na ang Q1 o na-shorted na. Anong mangyayaring kasunod? Nung ma-short na ang Q1, ang Q2 ngayon ay off. Wala ang base current na dumaan. Dumiretso na ang kuryente papuntang Q1. Kaya, ang kasunod na nangyari, ang kuryente ay tumakbo sa Q3. Papuntang R4, R8, base to emitter. Na
Pag tiningnan mo yung ano, Kirchhoff's current law sa node C, yan o, node C, current na entering is equal to current leaving. Alam natin yung current sa R4 ay equal to D2 current, current R6 plus R8. So, by substitution, alam natin yan, current natin yan, si base current ng ating R4, kanina, 0.05, diba? 0.006 sa R6, 0.045 ampere. So, ang current natin sa R4 ay 0.005 ang ginamit. Ngayon, using the, pag sinamasama mo yung voltages niyan, ang value ngayon ng R8 is 920. Pwede rin gumamit tayo ng resistor na 500 ohms para sa R8. Yan, no? Pag sinukat mo yung voltage sa R4 at saka R8 in terms of IR, ito, masosold mo na yung R8. Diba? Yung current sa R4 is equal to current R8. Yan, no? Susubo na ngayon yung R8, 920 ohms, 500 ohms lang ginamit ko. Ano nang nangyari dyan? 500 ohms. Q3 is saturated, so D2 is on. Takbo ngayon ng kuryente ay sa doon o, sa output side. Kaya umilaw na ngayon ang output LED R7 D2 collector to emitter ng Q3. Ngayon, masosolve natin ang value ng R7. Yan yung output LED. Pag umilaw yan, ibig sabihin may output sa relay. Using Kirchhoff's voltage law again, at saka yung ating base voltage, at saka current ng D2, the same datasheet ng LED. Ayan, using Ohm's law, ang value ngayon ng ating R1, 270 ohms. Yan yung ano, yung dumali ng kuryente sa output side ng transistor Q3 using KBL at saka Ohm's law. Yan na ngayon value, 270. Umilaw na ngayon ang LED. At nang ma-press din natin ang switch, tumakbo din ang kuryente sa coil. Ayan o, coil. Dumiretso sa collector to emitter. At nag-produce siya ng current, nag-induce ng current, na-energize yung coil. Ang mangyari yan, magiging electromagnet ngayon yung relay. Mag-close contact ngayon yung terminal 5 and 3. So, mangyari yan, lamp is on. Yun o, may kuryente na ngayon, alternating current ngayon, dumadalo sa high side ng ating relay. Yan yung high side. Yan yung may 220 volts nasa relay box. Ayun, umilaw na ang lamp. At nang release natin ang switch, mangyayari niyan, nagkakaroon ng oscillation dito sa D3. Kailangan natin ng D3 para eliminate yung oscillation ng current. Kasi nagpo-produce ng oscillation niyan para di masira yung circuit, maprotektahan ang ating circuit. Ngayon, nagkaroon ng latching effect. Ayan o, nag-latch siya. Diba? Nag-off yung Q1, release ng switch, ganun pa rin. Hindi na ba ang circuit ngayon ay nag-on na ngayon ng lamp? At pag prenes mo ang switch, P
Ayun o. Magcha-charge uli ang kapasitor papunta sa R4 or 6 C1. Di ba? Nag-charge. Nang ma-charge na yan, yun. Nawala na ang yung base emitter ng Q1. Current papunta sa base emitter. Nakatop ngayon na ang Q1. Capacitor is charging. Yun, nag-charge ang capacitor from R3, R2 to C1. At na-forward bias din ng Q2. Nung ma-forward bias yan, nagkaroon uli ng kuryente sa R4 to collector to emitter. Na-saturate na rin ang Q2. Nung ma-saturate ng Q2, nag-off na naman ang lamp. Kaya nag-latch ang ating circuit. Nag-on and off. Sa every time na prenest natin ng switch, yung Q1, Q2, nag-alternate switching siya. Pag nirelease mo, ganun pa rin. Pag prenest mo, mag-on. Release, on, press the switch, off, off pa rin. On, off. At yan ang ating latch switch transistor. Circuit diagram natin. Yan naman ang PCB layout. Okay? Thank you.